live mula sa Ozame City, nagpapatrol si Cory Quintos. Cory, ano-ano ang mga binunyag ng nagpakilalang hitman na yan at gaano ba siya ka-credible para paniwalaan natin? Kabayan, itong humarap sa atin na tao kanina ay isa rin sa mga binabantayan ng pulis at nakita rin nila na sa listahan ng mga sospek na gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen o manon na nangyayari dito sa Ozamis, Misamis Occidental at maging dyan sa Maynila. At ikinuwento niya nga sa atin kanina, nakaharap natin siya at tayo mismo ay nagulat dahil doon sa mga ibinunyag niya na operasyon dahil nga raw sila ay napag-uutusan at tao umano ng pamilya Paruhinom. Nagpakilalang dating hitman at drug courier ng Paruhinog Organized Crime Group sa Ozamis City si Alias Noel. Naglakas loob daw siyang magsalita dahil parami na ng parami ang mga kasama niyang nagtatrabaho para sa mga Paruhinog na nawawala at hindi nakakauwi sa pamilya. Magdadalawampung taon na umanong nagtatrabaho sa mga Paruhinog si Noel. Legal na droga, ma'am. Mga 60 kilos, 50 kilos. Tuwing kailan? Sa amin, mga 1 week. Ubos na rin yun. Hilbert, Ampang, Colango. Kami ang kumuha doon sa Maynila, tapos itatracking lang namin, ma'am. Hindi kayo nanghuli sa daan? Hindi, ma'am. Kasi mayroong nag-advance sa amin, ma'am, na mga sasakyan. Pag may checkpoint, tatawagan lang kami. Hindi namin itutuloy. Matapos i-deliver ang shabu sa Ozamis, pinaghahati-hatian daw ito ng mga Paruhinog, kabilang umano, sina Mayor Aldong at Vice Mayor Nova Princess Paruhinog. Dating namin dito sa Ozamis, silang apat, ma'am. Tag 15 kilos kay Ardot, kay Maning, Nuba, kay Mayor. I-distribute na namin, ma'am. May kilo-kilo na, ma'am. Ayon kay Noel, hindi lang sa drugs ang operasyon ng pamilya. Dahil maging sa hold-up, kasama rin daw si Noel na nag-ooperate. Hold-up ng bangko, kasama ako doon. Pumunta ng Maynila. Million-million. Ang daming tirang makuha namin, ma'am. I-remit na mo sa... Dali namin sa kanila, tapos bigyan na lang kami. Nasubukan na rin daw niyang pumatay at mag-chop-chop ng mga tao. Sino itong mga ito? Mga ano ang estado nila sa buhay? Bakit pinapapatay sila? Para hindi makapagsabi ng totoo, ma'am. Dahil sa takot, hindi na raw nagawa ni Noel na umalis sa panunungkulan sa pamilya. Kasi pag hindi kami magano sa utos nila, ma'am, kami din ang mamamatay, pati pamilya din namin. Kaya ginagawa namin kung anong paggawa nila. Pinatotohanan din ni Noel na may mga ipinatagong armas ang mga Paruhinog sa mga kapitan, empleyado ng gobyerno at mga malalapit sa pamilya. Nandun ako nung dinala ng mga firearms doon sa kanilang mga bahay. Kasi para wala daw ang ebidensya pag i-raid yung bahay nila. Ayon sa hepe ng Ozamis Police, nasa higit 200 na ang nagsuko ng mga armas sa kanila na galing umano sa mga Paruhinog mula pa noong Hunyo. Puro mga high-powered na armas ang makikita sa kanilang custodial center sa Ozamis. May short at long firearms. Pinatawagan ko din yung lahat na magsabi kayo ng totoo yung mga kapitan. Ay, hindi na pwede yung matakot ka. Nandito nakita natin. Ayon kay Espinido, ang mga Civilian Volunteer Organization o Barangay Peacekeeping Action Team na sinasabing namatay sa raid ay mga security personnel ni Mayor. Kaya ang tanod, isang din ng kapitan. Bakit diyan ka magpalagi magwardya sa harapan ng bahay ni Mayor at sa Vice Mayor? Pero iba ang sinasabi ng pamilya ng mga namatay sa raid. Mga sibiyo lang po yan, diyan private army ni Mayor. Di po totoo, sinungaling po si Sir Espinido, napakasinungaling niya. Planted po lahat yun. Siyempre kami po kapamilya, alam namin yung tao. Kabayan, patuloy pa rin ang operasyon ng pulitsya kontra dito sa mga loose firearms na sinasabi nga ni Police Chief Inspector Espinido ay patuloy ang kanilang pagkuha. At tulad nga na sabi natin kanina, nasa 200 na ang mga loose firearms na ito at marami pa rin daw ang lumalapit sa kanya para mag-surrender ng mga gamit na ito. At ayon din kay Espinido, alam nila na malapit na raw matapos ang lahat ng ito. Kabayan. Cory, yung sinasabing security niya hindi daw private army, sabi ng mga kamag-anak. Pero ano ang reaksyon ng barangay captain? Dahil sinasabing ito ay under ng barangay captain ang mga tao na ito na napatay nga doon sa raid.
Kabayan, yun ang nahihirapan natin gawin ngayon. Ano? Dahil kapag pupunta rin tayo sa ibang lugar, ang ilan sa mga nakakausap natin ay tikom pa rin ang bibig sa ngayon. At yun nga ay sinusubukan pa rin natin silang i-reach out at kausapin para sila mismo ang magsabi kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng ito, Kabayan. Maraming salamat, Cory Quintos, live mula sa Ozames City.